PPBM, tila nais makuha ang loob ng mainstream media, kaya namahagi ng limpak-limpak na regalo para sa kanila sa Malacanang. Ngunit tila hindi umano pantay ang trato ng Malacanang sa mga loyalist supporters ni PBBM kumpara sa mainstream media. Narito at panoorin ang mga ebidensya. Okay? I will show you evidence later na hindi lang, di ba, ang vloggers at saka mga loyalista, insimada ang pinakain, ang mainstream media po may pa-laptop. Ebidensya, maya-maya lang. May pa-iPhone, may pa-Rapple, may pa-TV. Hindi ito inggit. Dahil kung ako'y naiinggit, baka sabihin naman na iba, Marley, kasi wala ka lang dyan, ganyan-ganyan. Wala kasing pa-TV lang pa-iPhone. Tatlo ang iPhone ko. Kaya hindi ako dapat mainggit. Yung TV namin tatlo din, hindi nga ako nakakanood. Okay? So, fire out yung inggit na sinasabi nyo. Okay. Ngayon, sabi ko nga, hindi kasi pwedeng magpa-cool down dito pa lang gaya. Okay. Number one evidence sa kasinungalingan na sinasabi na hindi daw to lunch. This is the supporters meet and greet. Nakita nyo yan? Ang oras? Nakita nyo? Dito muna tayo sa isa. 12 noon. Ito yung sa vloggers. Nakita nyo yan? Yung nakabilog? 12 noon yan. Nakita nyo yan? 12 noon yan. Lunch yan. Ensimada lang ang papakain sa ng Office of the President or the Malacanang Press, Office of the Press Secretary. Tapos ito, para hindi na kayo magtagal, hindi na tayo, huwag natin patagalin ng ebidensya. Dito muna tayo sa YouTube. Okay, mga palangga, eto. Kayo ang mag-design. Wala akong pakialam. You can bash me all you want, all day 24/7, doon sa mga vloggers na walang balls na pumunta sa Malacanang na nagpa-picture lang kay BBM, busog na kayo. Okay? At ang iba pa dyan, sinasabi, pinatawag pa raw sila ni BBM. Hindi kayo pinatawag ni BBM. Okay? Kumbaga, isiningit lang kayo kasi kung pinatawag siguro kayo ng presidente na from here at alam niya, hindi lang yan ang pinakain sa inyo. Malamang, dahil binuboljack natin ang press secretary, ang office of the press, not really the press secretary, hindi ko pa siya naboljack, but right now, Miss Garafil, Cheloy Garafil, I know, kumukontak ka sa mga vloggers. Diba? Napatanong ka pa nga, how's my heart's delicate feeling towards with what's going on in Malacanang? Diba? Napatanong ka na nga. Ano sabi sa inyo ng kapwa-vloggers? The same feeling. Disappointment ko at disappointment ng ibang vloggers sa trato at sa pakikitungo pareho lang. Ngayon, bubuljakin na natin lahat. Kasi pera ito ng bayan, hindi nyo to pera. Pinakain nyo, pinalamon nyo, that's the right word. Ang pinalamon po nila, ulitin natin, ito. Ito muna ang pinakain muna. Ang pinakain sa vloggers at Marcos Loyalist na tumanda na kakasigaw ng Marcos Loyalist, Pilipino din ito. Okay? Ito ang pinakain. Ensimada. Nakita niyo sa YouTube? Okay. Ensimada, mga palangga. Okay, pakita ko ulit. At nang nagkakaano tayo dito. Nakita niyo na, di ba? Okay, ensimada. Asan na yung ensimada dito? Alright. Ensimada ulit. Pakita natin. Shoot ang genie ng ensimada yan. Okay, here. Okay, ensimada. Ensimada, ensimada, ensimada. Ito ang pinakain sa pinalamon sa mainstream media, pinalamon. Okay. That's okay. Nakita niyo 'yan? Ano 'yan? Buffet 'yan. Salmon, kaldereta. Oh, pakita ko dito lahat. Bear with me, mga palangga. Bear with me here. Pinost ko na 'to sa ano kanina. Pinost ko na 'to sa Maharlika Boljakera. Nakita niyo 'yan, mga palangga? Oh, nakita niyo? May salmon 'yan. Okay, dito malapit. Oh, may dessert. Okay? May salmon, may kaldereta, may broccoli, merong fruits, grapes, and everything, mangga, apple ba to, or whatever. Ang ganda. Okay? Yan ang pinakain sa mga biased media na nilabanan ng mga Marcos at nilabanan natin together with the Marcoses during the campaign, before the campaign na ang mga media ay biased. Pero bakit ang administrasyon ay biased mismo? Kumampi na kayo sa mainstream media at ang mga vloggers, ensimada lang. This is more than ensimada ang pinag-uusapan natin. Ang pagtrato ninyo, pag-atake ninyo sa class, sa social status ng Pilipino. Kitang-kita na iba ang trato nyo sa upper class at sa lower class. Ngayon, mga palangga, here's the thing. Pinanood ko to. Kung gusto nyong patunayan ko sa inyo na ibang-iba ang trato, okay, sa RTVM, okay? Pakita natin. Ano sinasabi kong ayan.
Diyan sa YouTube at sa Boljakera, makikita nyo. Nakita nyo si BBM, si Garafil, ayan. Sa likod, yung nakaputi, nakadulo, may pa UHD LG TV. Ayan, nakita nyo, may nakatayo pang dalawang iPhone. Dito, palakihan ko to, ha. Ito, ayan. Nakita nyo? Ayan, lakalapit natin. Nakita nyo palangga? Yung karton na yan, iPhone yan. O, dito sa kabila, karton yan, iPhone. Di bali, ipopost ko to sa YouTube later at sa social media. Gusto ko lang makita, this is not about inggit. This is about the equality ng Pilipino ang pagtrato nyo, mga jutang jininan nyo. Yes, you are. All of you na hindi tinrato ng maayos ang mga senior citizens as at mga vloggers. Okay? Ngayon yung mga vloggers na gusto na okay lang sa kanila na tinrato sila dahil nabusog sila, nakita nila si BBM, then I'm not fighting for you. You fight for yourself. Okay? Okay, here. Ah, ito, tanggalin na natin. Number one, nag-abot ang presidente ng, ang hawak ng presidente, laptop yan, di ba? Hindi naman, you know, okay, laptop. Nag-abot ng laptop. Nag-abot ng laptop. Nakita nyo? Sinabi ko to sa inyo bago itong, actually yung event nila, after kayong pinakain ng ensemada, nag-dinner sila ng bonggang-bongga. See? O, ngayon, mga palangga. Kakagalit. Okay, another thing. Tignan natin yung chafing dish. Okay? Ayan, nagkukumpol-kumpol. Nakita niyo nagkukumpol-kumpol? Kung mapapansin niyo yung picture, mga palangga sa bol, sa iba sa ayan. Mga ayan picture, may chafing dish sa likod ng mga hitag. Okay, ano yung chafing dish? To para maging food warmer. Ayan, nakita niyo, ang sarap-sarap, ang sarap ng tawanan nila, 'di ba? So yun ba ipapakita ko sa inyo yung video? Ayan, yung laptop pinakita ko na. Laptop, ayan no, maliwanag na paliwanag, cellphone 'yan, no, iPhone 14 'yan. Latest 'yan, mga hitag. Ayan, nakita niyo? In-enlarge ko lang. Oh, ang picture niyan, ayan, si Pangulong Marcos, nandyan. Sino nag-organize nito? Office of the Press. Ano ba ang pagkakaiba ng vloggers at ng, ano, ng press people? Hindi ba pareho lang? Ang mga vloggers ay nakatulong during the campaign. Itong mga mainstream media, yung nasa Malacanang, walang ginawa yan kundi bumayo ng bumayo, i-down ang presidente, pero look at us now. Sino ang pinaburan? Sino ang binibigyan ng yung bonggang-bonggang trato, mga palangga? E di sila. So ngayon, yung mga vloggers na walang balls, kung okay lang sa inyo, na ganito kaliit, parang tungaw lang ang trato sa inyo, then enjoy it. Enjoy it to the bones. Parang sarap to the bones. Sige, enjoy ninyo, namnamin ninyo yung pagtrato sa inyo. Pareho lang ng pera ng bayan ang pinabili ng LG iPhone. Sabi ko nga kagabi, sabi ko na gano'n, wala bang paraful man lang? Kasi it's Christmas season. It's tradition. Dapat sinabi nyo, nag-donate ako. Di ba? Para magparaful ng vloggers. Kung nakakapagbigay tayo ng ayudang Maharlika, di pwede rin tayo mag-donate. Ngayon mga palangga, nakakanginig ng laman. Kasi hindi ito babangon ng Pilipinas. Ngayon pa lang, ilang buwan pa lang, nakakawala na ng tiwala sa mga taong napasa paligid ni BBM, and I hope na notice ni BBM na nung nag-speak up siya, nagsalita siya sa harap ng mga vloggers at support at mga Marcos loyalist, eh nakita niya na ang kinakain ng Simada, nagkaubusan pa. Pero nung gabi, dinner ng mga mainstream media, naka-buffet, may shaving dish, may cellphone, may parapol, may pamusika pa. You go to RTVM. O pumunta na lang kayo sa Boljakera, Maharlika Boljakera, sa Facebook ko. Maharlika and Maharlika Boljakera. You go there. Nandun doon po yung short clip. Ngayon, punta tayo. Press Secretary. Office of the Press Secretary. Hindi nila pinakita yon kasi alam nila mabuboljak sila. Pero sa RTVM, pinakita nila. Okay. PBBM thanks. Okay. Ito ang sabi ng Office of the Press Secretary. PBBM thanks Palace Press members for support in public information. Di ba ganun din ang ginagawa ng vloggers? Yung din ang sinabi ni BBM eh. Thank you. Palawagin pa natin ang impormasyon, magagandang impormasyon tungkol sa nangyayari sa gobyerno. Eh bakit sila may paraful? Ano bang pagkakaiba ng mainstream media sa mga vloggers? So definitely, ang tingin ni Emerald Ridao, ni Garafil, ni Honey Rose, okay, lahat kayo dyan, mga jutang jininan nyo, ang tingin nyo dito sa mga taga-MPC o mga mainstream media, ganito kataas. Pero ang tingin nyo, ever since, during the campaign, sa mga vloggers, ay mga sipunin lang o pinabili lang ng suka. Diba? Yun ang tingin nila? Yun ang tingin nyo? So, nasaan babangon ang Pilipinas? Hindi babangon ang Pilipinas. Wake up.
Filipinos. Hindi itong pamumuno ng administrasyon ang inaasahan ko na as early as now, pinapakita nyo kung paano nyo pinapairal ang tinatawag na classism. It's like racism. Hinuhusgahan nyo na Ensenada pwede na kasi itong mga lolo't lola, Diyos ko po, pumipilay, sumisigaw-sigaw lang naman sakali dyan eh. Tama na yung Ensenada, pantawid gutom nila. Ano pa sabi? President Ferdinand Marcos hosted a dinner for the members of the Malacañang Press Corps Saturday night, thanking them for their support in public information. Was it Saturday night, di ba? Yung ano, yung napakita ko na yung mga di ba, mga ebidensya. Was it Saturday night? Yung Saturday din ba nangyari? Nagba Saturday din yung sa ano, yung sa anong araw yun? Sunday? Friday yung sa ano, Friday yung sa ano yata. Pero natataka ko pareho yung damit ni BBM during the pictorial. Tignan nyo. Tignan nyo sa RTVM, pareho yung suot. But anyway, more than that, tuloy natin. Sabi ng press secretary, welcoming everyone, the president said attending a gathering and partaking in a meal. In a meal. Pagkain is important during the holiday season, especially for Filipinos. Ito yung sinasabi ko at sinasabi ni Chororot. Na panahon, Pasko, dapat mabigay tayo kasi Filipino tradition. Ngayon, dito sa mainstream media na pinalamon nyo ng kaldereta, ng salmon at kung ano-ano pa. May prutas, dessert and everything. For sure, overflowing ang mga drinks. Hindi lang nakita doon sa video. Di ba? Filipino tradition with the mainstream media. But sa social bloggers, ano, dugyot tradition? Hanggang Ensenada lang, nag-ugbusan pa? Tapos sisisihin nyo pa yung mga tao, kasi inuwi nila yung iba. Kung galing ka naman ng Cavite, o kahit ka lang galing ka ng probinsya, kahit naman ako, kung isa lang ang binigay, tatlo na kukunin ko kung di pa ako kumakain. Diba? Pero kung nagbigay sana kayo ng katulad ng treatment na ginawa nyo sa mainstream media, wala tayong pag-uusapan. Pupurihin ko pa ang Pangulong Marcos, pupurihin ko kayong lahat. Wow, this is the administration that I am longing for. This is it. Kasi ang pinapakita ng administrasyon ng Office of the Press ay pareho lang, pantay-pantay lang. Kung sa inyo mismo magsimula mga jutang jininan nyo, yes, mumurahin talaga kayo. Walang sinisino sa inyo. Lahat kayo nasangkot dito. Kung dito pa lang, palpak na kayo. Hindi babangon ang Pilipinas. Pinapakita nyo na wala kayong pakialam sa mga taong tingin nyo ay belong to the lower class. Nakita niyo mga kaibigan? Ngayon sasabihin, ay Maharlika, ano naman ngayon Maharlika kung kumakain sila ng kaldereta at salmon, anong problema ko? Then sasabihin ko sa inyo, syunga ka. Kasi hindi mo ginagamit ang utak mo na ang nilalamon ng MPC, nilamon, nilaklak, ay pera mo, taxpayers. Baka may pakimkim pa. Magkano ba ang envelope? Kasi ito yung goal na dapat si BBM ang image bonggang-bongga. Ito yung goal ng babaeng ahas. I know that. Ito yung goal nila. Tignan nyo, you go to, di ba? Wala nang kwenta, wala nang kwenta yung mga news. Walang bumubuga ng apoy. Kung ikaw ba napigyan ng pakimkim. Kasi yung image, pero yung impact sa lower class, ito yun. Sila lang ang nasa loob ng Malacañang, hindi pa lang yan ang nakikita ninyo. Alam niyo kung saan ko nakuha itong mga ebidensya yung pinakita ko? Nung nabasa ko to, ang sinabi ng press secretary, ito sabi ko, aba, may dinner daw. Naghanap po ako sa Instagram, hashtag Malacañang Press, Malacañang Press Corps, hinanap ko, tinignan ko yung ibang mga media, wala akong makita. So ayun, naswertihan ko, based sa paghahanap ko ng hashtag Malacañang Press, may isang pumunta na isa sa mga media na nag-post siya sa kanyang story ng napakasarap na pagkain. Then tinignan ko rin sa RTVM. Sabi ko, tignan ko nga kung may Pinos. So kaya nakuha natin ang pinabigay na laptop, regalo, iPhone, LG, TV, at kung ano-ano pang mga anek. Yung mga hindi nakapanood sa sinasabi ko, balikan niyo yung first part o later, punta kayo sa Maharlika Channel and Maharlika Boljakera sa Facebook o dito ipost ko sa Boljak TV para makita niyo yung ninangalngal ng lola mo. Okay. Sabi pa ng Office of the Press, it is always important to take, especially pag ganito na ano. Sino ba nagsabi nito? It's always important to take, especially pag ganito na ano. Ganito na holiday, lalo na sa Pinoy, ang Pasko. It's always important to take a step back a little bit.
recharge, and think again about what we are doing. And that's what Christmas is to me. Sabi na the president, sabi pala ni presidente. So ngayon, napakaganda ng script, 'di ba? I don't know. Sinong ano nito, but first galing kay BBM to. Ayun naman pala eh. 'Di ba? Mag-step back muna tayo, recharge and think again. Oh, wala na. Para namnamin, magnilay tayo about Christmas. Pero tinipid nyo ang mga vloggers at ang mga senior citizens na nanggaling pa kung saan-saan mga probinsya? Ito ba ang babangon ng Pilipinas? How much more yung overflowing wine na party halos every other day dyan na hindi nakikita ng taong bayan? But this is already enough na makita namin, makita ko, makita nyo palangga na umiiral ang diskriminasyon. Basahin natin ang diskriminasyon, baka hindi naiintindihan. Okay? Ano ba ibig sabihin ng discrimination? Napakasimple. Unfair treatment. Hindi na natin kailang palawagin. Ano yung classism? Unfair treatment base sa social status. Pag mahirap, bigyan ng ensimada o ng 2 kilong bigas lang. Kapag mayaman, isang box, isang sakong bigas ang giveaway or may pa-iPhone o may pa-TV. At kung ano-ano pa. Ngayon sasabihin nyo, ipagmalaki natin ang Pilipinas. Sabihin natin, sabi ni BBM yan eh. So nakalagay sa script niya, sabihin natin sa ating mga karatig bayan, sabihin natin sa ibang bansa na tayo ay nagkakaisa. Nasaan ang pagkakaisa? Sa paglamon pa lang, hindi nyo na kayang bigyan ng tamang treatment ang vloggers at ang senior citizens. Nasaan ang pagkakaisa? Paano babangon? Ang pangarap ko ay pangarap mo. Ang pangarap ko na tratuhin nyo ng tama ang tao no matter what, kung saan man sila galing, galing man sila sa squatters, sa bundok, o galing man sila sa Forbes Park. Equality, lagi nyo sinasabi yan sa script nyo. Equality. Ang pangarap ko bilang isang vlogger na makita ko na ibangon at tratuhin si Nanay Rosita na isang Marcos supporter and the rest of the senior citizens na pumunta dyan sa meet and greet ni PBBM. Doon sa mga vloggers na alam ko inutusan kayo ni yung bumukang kang na si Ridaw and the rest of them to attack me. I know that. To discredit me, you're not gonna win because I am for the truth. And pinakita ko na ebidensya. I know you guys. Naka-elbo-elbo nyo lang ng konti itong mga hitad na mga tinatarantado kayo. Tuwang-tuwa na kayo. Magkaiba tayo. Dahil ang tingin ko sa Office of the Press at ang mga undersecretary, sila ay mga dugyot na sumisipsip ng dugo na parang linta. Sumisipsip ng kaba ng bayan na kapag gusto nilang palamunin ang mga mainstream media, palalamunin nila anytime. At the expense of Filipino taxpayers. Yan ang katotohanan.